Hello guys, good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Ayan. For today's video guys, ay ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko gumawa ng simpleng bouquet arrangement. So guys, please sana panoorin nyo hanggang matapos. So, let's start. Okay, kukuha lang tayo ng sponge. Kapiin lang natin sa sarap ko. Kung makikita nyo yung line dito, tatlo, cut lang natin siya. Kumuha lang din tayo ng sahan na plastic tray na ganito para dito natin nalagay yung sponge at para hindi mabasa itong gagamitin natin na lagayan. Make sure lang na matikip mo ito yung sponge para hindi siya matanggal. Ayan. Pagkayarin yan. Kukuha tayo ng tape at ititape natin siya para sigurado na hindi siya matatanggal dahil may tendency na matanggal siya dahil siya ay basa. So kukuha lang ulit tayo ng glue. Ayan, glue natin siya dito na mismo sa tray na paglalagyan natin. Ayan, make sure lang mamatikip. Ayan siya guys. Number 2 step, gagawin natin ay kukuha tayo ng leather tape. Anong ito muna, masandiyana or fortune plant sa Pilipinas. Cut lang natin siya. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng tulis. Tulis na lang. Para maipunsok natin siya ng ganito. Ayan. Guys, tignan mo. Ayan lang siya. Ito yung pinakatulis niya. Tusok mo lang siya. Ayan. Para mailagyan natin siya dito. Siyempre, paikutan natin siya ng ganito. Paikutan natin siya ng ganyan para nang ma-cover up yung sponge. Para hindi makita yung sponge. Cut lang ulit tayo. But please, mag-ingat sa paggamit ng cutter. Diba? Kailangan kasi yung medium, hindi ba kaya yung sponge para maganda yung mga kaya naka-range. So, lalagyan din natin sa likod. Lagyan din natin sa likod para maganda. After nyan, nanakobo na natin lahat ng fortune plant yung sponge. Kuha naman tayo ng tatlong piraso. Fortune plant pa rin. Lalagyan naman natin sa likod para magsisubi natin height. Ito yung pinakataas ng bahay. So guys, hindi natin. One side lang natin sa talaga. Kasi gagawin natin na kataas dito yung bulaklak. Papaslide siyang ganyan. So, simulan na natin maglagay ng bulaklak. Kuha tayo dito ng rose. Matawag sa Arabic dito is jewelry. Ayan. Lon, puso siya. Ang kuray. Kuha tayo. Tutulong na natin. Tutulisan lang natin. Ayan. Ligay lang natin siya sa middle side. Sa pagitna. Ayan. May kuha ulit tayo sa pan. Rose. Tulisan lang natin ang medyo mas mababa or mas maikse dun sa naunang rose na tutul natin. This is side natin. Gagawin natin guys dito is pa-alternate. So, kuha ulit tayo ng isang pang rose. A little bit lower pa din yung sa pangalawa natin dito. So magkakaroon na siya ng positioning. Ayan. And then, susunod naman is white. Pero depende guys sa kulay na gusto nila. Ito kasi is order. So, gusto nila i-mix na kung may. So, yan yung napili nilang kulay. Ayan. Mas takita nyo na. 1, 2, 3, and 4. Hindi siya same ng size, diba? So, kukuha din tayo ngayon dito ng solidago. Okay lang natin siya sa diba? Para makover up yung mga spaces sa loob at hindi siya magkaroon ng pakan. Tignan pa natin ang iba. Sobra-sobra sa ilalim. Kalagyan natin yung para walang masayang na. So, dito. Kukuha din
din tayo dito. Presyante ng mabuti. Ilumahimay lang natin sa isa-isa at pinakalap natin siya. Dito, hindi ka na, kahit di ka nagawamit ng buti kasi malambot naman yung stem ng presyante mo. So, easy na lang siya kung itat. Make sure guys, sa pagpapalat ng presyante mo ay hiwa-hiwalay talaga kasi maglalagay pa tayo ngayon. Kita mo na guys, ayun na siya. Meron din tayo dito, chrysanthemum na, or I don't know, Malaysian mom's magic, hindi ko alam. Basta chrysanthemum tawag dito sa South Valley, so hindi na lang yung katawag ko dito. Ganun. Kung saan yung space guys, nung nilagyan natin ang crystal puti kami, chrysanthemum ng violet, nung tayo maglalagay ng binasuchi, or ng violet at least, para magkaroon siya ng forma ng kulay. So isang kulay pa yung lalagyan natin, dilaw. Guys, ganito gumawa ng second time. First time ko mag voice over, so pasensya na sa boses. Meron na siyang mukha, di ba? Lagyan pa natin siya ng chrysanthemum na yellow para mas maging buhay yung kulay niya. Bali yan, nakocover na natin ang space. Nakocover na natin ang mga pakante or padi. Ang tawag sa aral sa space ay padi. O sa mga pakante. Yeah. So once na na-cover na natin siya. Yes, yun niya. So, yan. Nayari na natin yung paglalagay ng bulaklak sa ating bagay arrangement. Bali, yan ang itsura niyo, guys. Konti lang yung bulaklak niya kaya parang bitin yung ganda niya. So lalagyan pa natin siya ng mga solidago. Yung mga natirang solidago kanina. Lalagyan natin yung lahat. Dahil bayot siya ng costume na ito, ubusin natin yung solidago. Tapos guys, kukuhan niyo tayo ito. Itong mga ganito. Ayan. So, magiging accent lang siya para buhay o para mas litaw yung kulay ng mga bulak. Naglalagyan lang natin siya ng ganito. Ang tawag dito ay gypsy kulay. Ito, guys. Sisingit-singit lang natin. Hindi naman kailangan na punuin. Basta parang magkaroon lang siya ng konting touch. Ba? A few moments later. So, ayan guys. Natapos na natin ang ating bouquet arrangement. Napaka-simple lang. Pero, sana guys, ay meron.